Hello, everyone. For this particular episode, we have one of the country's most active and senior models. And she is one of the most seen in fashion shows. Please welcome Anne Barker. Hi, Anne. Hi. Hi, Derek. Good afternoon po. Oo, pasensya ka na. Nasa work ka pa naman. But, you know, I just want... Ang purpose ko lang naman, Anne, dito sa ating interviews is for people to know the the people in the industry. Diba? Kasi misunderstood tayong lahat eh. Akala masyado tayong elitista, masyado tayong... You know, so kailangan makarelate din sila sa atin. Makilala nila tayo. Diba? Yes. Hindi naman ako host, Anne, alam mo naman yan. Hindi naman, I'm not trying hard. Pero goal ko kayo sa ano ha, YouTube channel. Kasi ikaw yung ginaya ko eh. Yung mga interviews, di ba nakakaaliw lang, di ba, during the pandemic. Tapos tinuloy-tuloy ko na kahit na nag-normalize tayo, tuloy ko na kasi nasimulan ko na eh, di ba? Yes. And magaling direct, sobrang dami ng views. And at the same time, talagang nakikilala yung industry natin. Oo. Because most of the people parang akala nila models ganito lang like glamour and everything pero in real life normal din naman tayong tao. Hindi, tsaka para makilala talaga kayo, makilala talaga tayo, hindi lang kayo, tayo. Yes, ng lubusan ng mga tao, di ba? So for the benefit of our viewers, pakisabi naman paano ka nagsimula bilang model. Okay po. So Derek, kita lang kilala mo na ako and I will never get tired of sharing my humble beginning. Syempre, umpisaan ko sa umpisa. Noong college ako, I have a classmate, you know, Lawrence Hughes, di ba? Raffaire. And he asked for my brother for my number. Akala ng brother ko, iligawan niya ako kasi, syempre, di ba? College. Tapos sabi niya pa ng, don't worry, gusto ko lang maging model yung ate mo. Then, pumunta ako sa casting na binigay niya, which is Philippine Fashion Week. I saw you there, Derek. Then, medyo hesitant ako na lumapit sa'yo. Kasi nakita kita, lumabas ka. Then, lahat ng models nagbebeso sa'yo. And I'm like, sino siya? Parang gusto kong lumapit sa kanya. And hindi niyo po alam kung kwento na to, pero ikaw yung unang-unang taong nakita ko. Nung casting. Talaga?
Sa dami ng tao doon? Sa dami ng tao? Oo, Derek. Ikaw yung una-una nakita ko. Talaga? Tapos lahat ng modelo bumibeso sa'yo. Tapos ikaw ganyan ka lang. Yun. Tapos parang may voice na nagsasabi sa akin na to approach you. But then, ewan ko, shy and timid kasi ako eh. So, so I didn't. And then I felt so overwhelming. And I ended up just, you know, parang watching the models. So, nasaraduhan ako nung casting. Kasi meron pala siyang, 12 to, 10 to 12. May cut-off. 1 to 4. Opo. Ah, so, tapos hindi yun, ka nakapasok noon? Hindi ka naka-ano? Hindi po ako nakapag-casting. 16 lang ako noon eh. Magka-17. Oh, bagets ka eh. And parang overwhelming kasi syempre, I grew up in Makati, but then nag-aral din ako sa province because my mom had a cancer. Tapos, yung most of my parang teenager life-ish is nahati between Makati and Isabela. So, parang ako, oh my gosh, ganito pala yung feeling na uli nang bumalik sa Manila kasi kakagaling namin ng Isabela. Tapos parang hindi ko talaga na-imagine na magiging model ako. Tapos sa height mong, nun, sa height mong yan, hindi mo pa na-imagine? Yes, direct. Hindi talaga. Parang there's this one time I joined Binibining Poblacion and nag-face ako first runner-up. Tapos parang they told me na I'm not for pageant, blah, blah, blah. Tapos nakakita ko ng magazine. Then parang na-inspire lang ako na gusto ko rin malagay yung sarili ko dito. Tapos ano yun na, fourth year high school ba? Tapos ang bilis ng shift, parang nag-shift ng college na and then first sem, nag-operan ako ni Lawrence na mag-model, tapos nakita kita. Tapos hindi ako nakapasok, tapos pauwi na ako eh. Pababa na ako ng SMX escalator, hinabol ako ni Naomi. si Naomi, yes. Yeah. And then the rest is what they call is history. Oo. Yes And di ba sumali ka sa Ford Models Supermodel of the World Philippines and hindi ka na tumigil simula noon. Di ba? Anong nararamdaman mo ngayon na reach mo na, na achieve mo na yung purpose mo as a model? Direct, to be honest, I am really grateful na, alam mo yon, na ikaw talaga yung isa sa mga tao unang naniwala sa akin. And ayaw ka naman maging like parang mag-sound na parang nambobola ako. Pero sa totoo lang, sa inyo po talaga ako nag-umpisa. For the benefit of our viewing audience, ano, alam nyo, lagi sinasabi yan ni Anne. Lagi yan sinasabi ni Anne. Ako naman, hindi ko naman kasi yan inaano na. Oo, sige, hindi eh. Kasi alam ko naging part ako ng buhay mo. And for me, that's enough. Diba? Okay na yon. No, Derek. Diba? Parang ikaw yung door na nag-open sa akin at the same time. It's not only Naomi and Lawrence. Mm-hmm. Parang ikaw talaga yung pinaka like door na nag-open. Yung opportunities talagang gumaan. It's all because of you, Derek. From supermodel na alam mong picky ako. Uh-oh. Nagagalit ka sa akin. Uh-oh. Tinanggap niyo ako doon. And parang nakita mo talaga yung I don't know kung ano nakita niyo sa akin and I'm really grateful na napasama ako sa top 10 from 200 or 500 na nag-casting. 10 lang kaming natira. And ako and, naman ang akin lang sa ganyan, number one requirement sa akin is height. And then nagkataon, you had the right measurements. Nung time na yon, of course, the look hindi na question yan. Kasi hindi lang po sa Pilipinas yung nag-model sa abroad. Mamaya natin pag-usapan yung abroad. Pero ako ang basis ko palagi, always when I trust models, importante sa akin yung measurements. Yun, and you had the right measurements. May look. Nandiyan ang look eh. Hindi ka pwede maging modelo kung wala kang look. So, ako, although hindi naging rough yung atin, ano, di ba? Pagagalitan kita minsan, ganito. Yes. Oo. Hindi pala naging easy kasi masermon ako eh. Alam mo naman ako, di ba? Masermon ako. And I'm okay with that, Derek. I'm super okay with that. Matalak ako. But, of course, Anne, seeing you now, kaya nga natanong ko yun, seeing you now, you haven't stopped. You haven't stopped. Why will I stop, Derek? Di ba? Kasi, diba, yung opportunities will keep on coming. Pero
nasa sa'yo yun kung ano yung talagang tingin mong dapat. Hmm. And for me, aarte pa ba? Oh my gosh, binigyan mo ako ng sobrang gandang opportunity. And naalala mo yung kay Ina Soto na ikaw pa yung nag-push sa akin na, oh, mag-casting ka. Tapos sabi ko parang ayoko kasi picky ako. Tapos hindi, akala ko hindi ako nakapasok. Tapos I called you or I messaged you. And then sabi ko direct, sorry, hindi ako nakapasok. Tapos sabi mo, bruha ka, bakit yung umuwi ka? Hindi ka lang natawag, nagkamali sa sobrang dami ng girls. Kasi nagtatanong ako eh. Alam mo na. Oo. So for me, direct, talagang hindi ko maikakaila na ikaw talaga yung naging parang stepping stone ko sa lahat. And I'm really grateful po. Sobrang thank you. Hindi naman masama, di ba, na i-push mo yung taong alam mong pwede. Di ba? Siyempre, nandun yung mga, siyempre, ako, pinangatawanan ko yun na in a way mentor mo ako. So ako naman, I tell you, oh, paano ka pa mag-improve, paano ka pa magiging magaling. Yeah. And I just marvel at the thought that you are still here. Diba? Yun ang maganda. That's for me, that's yan ang mark na isang totoong modelo. Yung nagla-last for how many years. So, yes, yun talaga. Kaya natutuwa ako. Ayoko nang banggitin yung ilang taon. Hindi na. Ayoko nang banggitin yun. So, ilang taon ago yun, di ba? But, ano, more than 10 years. Bata pa ako, Derek. Oh, bata pa si, Anon. Bagets talaga. Yes. As in, super baget. For me talaga, Derek, isa ka sa reasons na parang I was lucky to be casted and booked with different, with countless fashion weeks and other galas. Kasi talagang nakita mo, entry name mo na kami from the beginning. Yun. And, sa panahon ngayon, considered ka na sa senior model, sa generation mo. Anong experiences mo? Anong experience mo? Lahat ha, in general. Anong experiences mo na nakapagpa-tibay sa'yo sa industriya? Direk, to be honest, I am flattered to be considered as one of the parang senior models now. But kasi for me, bata pa ako. Pero that's not an easy job. It's not parang easy. Oo, akala nila pa-banjing-banjing lang eh. Diba? Yes, akala nila pag nag-model ka 1 year, 2 years, 3 years, okay na, senior ka. No, it's not like that. Parang you need to keep the, you really need to be professional pa rin and be punctual as you always say. Kasi pag nalilate kami before sa'yo, parang feeling ko, gusto ko nang mabaon yung sarili ko sa lupa. Actually, hanggang ngayon, di ba, we had a show in Okada. Yes, talagang direct, tumakbo ko noon. Tumawag na si Marcel, asan ka na? Ito na. Hindi naman hindi naman nawawala sa akin yan. Alam niyo naman yan. Diyos ko. Kumbaga, bisyo ko na yan. Tanggapin niyo na lang yon. Yes po. And also, there are things na, sabi ko nga, that we need to consider professionalism, attitude, and good working environment. Talaga, kung paano ka sa mga ka-work is a must. Oh, hindi yung porket akala mo modelo ka na, padiva ka na, or whatsoever. Oh, kasi, ngayon, yun yung napapansin namin sa mga bagong models na parang feeling nila porket nandito na sila or na-hype sila is yun na yun. Which is no. Ang hirap i-prolong yung career. Kung ako, kung alam lang nila yung pinagdaanan ninyo, the heartaches, the joys and heartaches of the industry, kung alam lang nila. Diba? And yun, tapos na maliit kay Direkata. Sira. Anyway, and nag-model ka na rin sa different parts of Asia, no? Alam ko 'yan. Ano ba ang difference ng ano, ng pagtatrabaho mo dun sa ibang Asian countries as compared to the Philippines? Pakwento naman. Modeling abroad is an eye opener for me, and I thank Lester Buyao of L Scout Models na talagang naniwala sa capabilities ko as a model. They say modeling abroad is competing with Barbie dolls. But for me, modeling abroad is competing sa sarili mo. Like, competing with yourself, your knowing your dreams, down to your insecurities. And talagang, you really need to focus on your goal.
Kasi ang hirap eh, nasa abroad ka, mag-isa ka, tapos, di ba, ma-homesick ka, and yung iba, lagi nilang sinasabi sa akin, bakit hindi ka na homesick? And I'm like, kasi I have this goal, eyes on the prize. And until now, sasabihin ko direct, I'm still not done yet. Oo naman, oo naman. Yeah. Bagets ka pa, no? Dami pa, maraming taon pa. Mm-hmm. And yung ano, paano mo in-adjust yung sarili mo sa culture, sa culture shock? Paano grabe yung culture shock ko talaga sa models noon. Kasi pwede ba ako maging like talagang honest to show? Oo naman, of course. Like when I started modeling abroad, which is, you know, Indonesia. Oo. Akala ko hindi ako makakabuo kasi ang dami nilang binook na models. Like sa agency ko, 30 kami na models agad na babae. Tapos magko-compete pa kami sa ibang agencies. And ang daming Russians, like Barbie dolls, boom. Pero kung alam mo talaga yung form mo, okay, hindi sila marunong maglakad, charot. Or okay, kaya ko to, na-train ako dito. Alam mo yun, yun na lang talaga yung pangahawakan mo sa sarili mo eh. Kasi kung mai-insecure ka, wala talaga, uwi kang luhaan direct. And dun ko na-appreciate alam mo yun, na ay, kaya ko palang mag-book sa show. Okay. Like nakapag-Mark Jacobs ako doon, eh, nakapag-billboard ako na without saying or minamaliit yung sarili ko na at Pilipina ako, hindi ako makakabook kasi blue eyes to eh, blonde to eh. But no, direct talagang kung ano yung gusto mo, yung goal mo, eyes on the prize. And then, talagang alam mo yun, magiging successful ka. Pero sa tingin mo ba, yung values mo? Follow-up question lang doon. Follow-up question lang. Malaki bang bagay yung natutunan mo dito sa Pilipinas sa pag-a-abroad mo? Oo naman, direct. Like, yung values na natutunan ko dito, yung sa being professional pa lang, na to be punctual, hindi mareklamo. Kasi alam naman natin, pag mga apam, pag nainis na sila, lumalayas na sila. Oo, correct. Pero kung, di ba, kung mag-uumpisa ka sa ganung attitude na pa-diva attitude, ano ka magtatagal? Which is, kung kaya nilang irespeto yung time mo, might as well know how to respect your time. Ganun lang naman direk eh. Para alam mo yun, mas makakuha ka pa ng maraming jobs, ng connections pagbalik mo. Kasi kung gusto mo mag-model abroad, hindi lang naman yan isang season na nandun ka eh. Babalik at babalik ka. Babalik-balik ka, di ba? Babalik-balik ka, di ba? Hindi lang once ka, di ba? Pero yun nga, hindi ko rin na-pursue kasi maraming nangyari din eh. Ang daming parang, yun nga, sabi ko, parang mag-focus ka na lang sa isang goal. Medyo fickle-minded po kasi ako. Parang ang daming kong gustong gawin. Hindi, kasi bata eh. Which is bad. Bata eh. Opo. You know, hanggang hindi ka umabot ang 30, di ba? Marami ka pang plano at marami ka pang gustong gawin. Ouch, direct. Hindi pa naman. Wala pa naman. Alam ko naman ang ganyan mo. Anyway, and sa tingin mo ba, sa this point in your modeling career, masasabi mo bang fulfilled ka na at na-reach mo na yung mga dreams mo? Until now, direct, I couldn't believe kasi na magiging modelo ako eh. So, alam mo yun, yung mga natutunan ko and learnings ko sa modeling, parang nung nag-i-start pa lang ako, yun lang yung nasa mata ko eh, na parang ano yung learnings and experiences na magigain ko dito. What's in it for me? So, I'm really happy na, alam mo yun, na nag-continue ako from dun sa, from the beginning, from the supermodel pa lang, na nag-continue ako na ginaw ko yun. Kasi nung time na yun, direct, yung insecurities ko, yung self-esteem ko, ang baba. Kasi sabi ko sa'yo, it was my first time. And nakakatuwa lang isipin direct na after all these years, syempre medyo sabihin natin may nagawa naman ako and happy ako kung nare-recognize na alam mo yun, yung ako as a model. Kung nakatulong in a way sa job or sa akin as a person, kasi malaking bagay direct. May trabaho ka na ngayon eh, di ba? Yes, malaking bagay talaga kasi it molded me to be the person who I am today. So, talagang masasabi ko na malaking factor yung modeling sa akin. It changed my life, my perception as a person sa life. And
parang alam mo yun, ang dami ko talaga natutunan. And until now, it's a continuous learning. Mm-hmm. Na hindi porket, 10 years, 14 years na ako modelo, yun na yun. No, it's not like that. Talagang may dapat kang aralin pa rin. May kaba pa rin. Meron pa rin, no? Finale or opening, may kaba pa rin. Di ba ang attitude nga dapat dyan, you're as good as your last show. Di ba laging ganon? Para may nervous palagi, parang hindi ka naging kampante, hindi ka yumayabang, di ba? Yung ano lang, ano yung pa rin? Baka ito na yung last show ko, dapat galingan ko. Di ba dapat laging ganon? Kinakabahan pa rin ako, Derek. Alam mo yung show natin kay Mama Rene? Yung last time, parang akala ko matitrip ako dun sa carpet. Hindi kasi ano, ang laki ng ano mo eh. Ang laki ng headrest. Opo. Yung parang crown, tapos yung crown, haba pa ng damit, tapos yung train pa. Ang bigat, di ba? Mabigat yun eh. Di ba mabigat? Yes, Derek. Anyway, nasabi ko sa iyo before we started, di ba, na ang majority ng nanonood pala ng aking interviews is from age 14 to 25. May mga nanonood ng mga batang babae. Talk to them kung gusto nilang maging modelo, ano ang dapat nilang gawin? Ano ang dapat nilang isa puso para ma-fulfill din nila yung kanilang mga pangarap? Just enjoy being young, parang don't rush things because, and enjoy every moment because millennials nowadays tend to act like they're old enough na. Parang ako, there's nothing wrong with enjoying the slow pace of life, you know, doing the things you love without feeling pressured. And also, parang pursuing your dreams, your goals. And if others will try to put you down, just, you know, continue and listen to the people that matter. And just focus on your goal. Parang yun nga, kung gusto nyo rin mag-start is talagang makinig kayo dun sa mga tao. Alam nyo, tutulungan kayo. Kasi in modeling, marami nagsasabi na, ganito. Sa akin ka maniwala, ganito, ganyan. But at the end of the day, ang nangyayari dyan is personal interest. Diba, Derek? Correct, parang correct. Ganun eh. So, parang maniwala ka talaga sa alam mong solid na taong aalagaan ka. Like, tuturuan ka. Hindi yung andami mong sinusunod, nawawala na yung vision mo or yung mata mo sa goal. Tsaka yung focus, diba? Yung focus. Opo, yung focus. Nawawala. Oh. Wala namang problem kumuha ng payo from others. Pero what I've learned in modeling is, hindi talaga lahat is genuine yung intention mo. Like intention sa'yo, sa pagtulong sa'yo. Some are just using you. And alam naman natin direct na nangyayari talaga yun. Oo naman, oo. In any naman, in any field, talaga may ganun tao, may mga ganun tao. Yun niya lang, tama yung sinabi ni Anne, just discern and alamin nyo and stay focused kung anong gusto yung gawin. Kasi kung gusto yung matulad kay Anne, di ba, look at her. Nagsimula yan 16 years old and now syempre nag-mature na, di ba? So marami na rin siyang pinagdaanan, marami ding bashing, di ba? Hindi naman maiiwasan. Oo, direct, may ganun tao, may mga ganun tao. Meron naman talagang pupuri sa iyo, pero yung puri din, ingat-ingat din kasi hindi naman lahat totoo, di ba? So yun, you just learn from Anne kung ano yung sinabi niya kasi hindi tatagal sa industriya kung hindi niya rin sinunod yung mga sinasabi niya, di ba? Tsaka ano, talagang be grateful. Hindi yung porkit natulungan ka na nito. Kakalimutan. FO na siya sa'yo after. Oo, correct, yung mga yan. Correct. And ito lang, tatanungin ako sa'yo. Hindi ko pa natatanong sa'yo to. Actually, hindi ko pa natatanong sa karamihan ng mga modelo to. Lahat, napakasimpleng tanong, pero hindi ko natatanong sa inyo. Ewan ko kung bakit. Sa mga past models, sino ang tinitingalaw? To be honest, si ano po, Miss Marina Benifayo and si Rhea Bolivar. Sa Filipino. Opo. Kasi kay Miss Marina ko narinig yung sinabi nyo na parang ginagalingan ko kasi alam, gusto ko yung show ko. Alam mo yun, yung kaba is parang baka ito na yung last show. Yung last, oo. Oo, sa kanya ko natutunan yun. And kay Miss Rhea naman, yung sobrang humble. Alam mo yun, na parang, oh my gosh, Rhea Bolivar ka na, pero ang humble niya talaga. Kaya mahal na mahal ko din yung dalawang yan, eh, di ba? Yes. So, ayun. And sobrang galing.
And matanong ko lang, ito lang naman eh, para di sa kapakanan ng manunood natin. Ano ba ang sikreto mo? Bakit tumagal ka sa industriyang ito kung saan ang edad ay napakalaking requisite? 'Di ba? Ano 'yan, 'di ba? Alam mo naman, alam mo naman sa modeling, konti ano lang na edad. Ah, naku, natanda na, 'di ba? Paano ka tumatagal at paano mo napapanatili ang sarili mong ganyan? Directors, no secret. Mm-hmm. Mag-matter talaga lahat sa attitude, sa professionalism. Sabag, yung tinuro mo pa lang sa amin na be punctual. Kasi mm-hmm. if punctual ka, mapapakita mo na, oh, you're respecting their time. Mm-hmm. Na talagang, alam mo yan, mahal mo yung job mo. And na professional ka. Mm-hmm. Wala siyang like secret formula. It's just mm-hmm. you and kung paano ka sa tao. Kung marunong ka rumespeto, humble ka, then, alam mo yun, direct. Yeah. Mamahalin ka talaga ng tao. And talagang building connections dito eh. So, wala talagang room sa modeling ng pagmamaldita, pagmamataray, or yung magtitiling ka agad. Magyayabang. You are, yes, you are building connections. Oh. So, kung magyayabang ka dito sa show na to, do you think kukunin ka nila sa next show? Hindi lang yun, Ann, di ba? For all we know, baka mamaya may posibleng trabaho na hindi yes. connected sa modeling. Di ba? Eh, katulad, magkatrabaho ka na. Dalawa po ang trabaho niyan. Bukod sa modeling, tatlo na. Meron pa. So, may bang manual life siya? Meron siyang sa solar. So, di ba? So, hindi siya, ano, hindi natin alam eh. Hindi natin alam. Kasi actually, yung boss ko is model before. Sino? Mm-hmm. Sino? Miss Jenny Ngay po. Jenny Lynn Ngay. Ah, okay. See? Opo. Kita mo na, di ba? Yes. Posibleng, ano so, talagang yung connections talaga. Di, tsaka posibleng makasalamuha mo na yung future boss mo. Or future Opo. Business partner. Di ba? Hindi natin masabi. And even sa Manulife models din, yung kausap ko. Diba? Si Philip Escalabre. So, alam mo yung direct. Kayo. It's the connections talaga. Hindi lang siya dahil sa modeling. But in case, the future, who knows, di ba? Oo, hindi natin masabi yan. Kasi, well, ako din, I believe in that. Who knows, di ba? Hindi natin alam kung sino yung mga kasalamuha mo na pwede mo rin makatrabaho later on. Di ba? Yes. Ann, punta tayo ngayon kay Ann Barker. Okay, the person. What inspires you in life? Ano nakakapag-inspire sa'yo sa buhay? Money, charot. Lahat naman tayo. Joke man direct. My family and friends. Kasi, direct for me, nung nangyari yung pandemic, parang na-realize ko, ang simple lang talaga ng life. Hindi mo kailangan magyabang or talagang ipangalandakan sa tao na ganito ka. Kasi, lahat naman tayo na-feel yung pandemic na nawala lahat. Diba? Of course. Na hindi nagmamatter yung material things, pero yung magmamatter talaga is ano yung pina-feel mo sa tao. Mm-hmm. Diba? Yung connection, yung respeto, yung love, etc. Hindi talaga ano eh. Parang yung pandemic, nawala sa isip ko yung dapat ganito. Gusto ko yung mama siya. Of course. Lahat pero yung talagang ikaw, yung core mo, yung values mo as a person. Mm-hmm. And na-realize ko rin yung inspiration ko now is simula na nag-pandemic is yung syempre yung family ko, yung mama ko. Oh. Na parang oh my gosh, ang hirap ng buhay ngayon. Si mama and nasa, at the same time, si mama nasa Pampanga po. Nasa Pampanga. Oh. Is doing well parang naman, ano? Okay naman siya. Yes. Okay. Opo. Parang hindi na, you'll never know eh kung kailan ka mawawala or whatsoever. Oo, pwedeng bata ka. Pwedeng matanda. Yes. Di ba? Wala eh. Wala, especially nito yung pandemic. Di ba? Lahat, halos lahat ang kilala mo na mga bata pa, kinuha. Yes. Opo. So yan talaga, yung parang ako ngayon, ang pinaka-goal ko ngayon is to see my family happy and comfortable. Kaya talagang lumalagari din ako ngayon. Ang mga kapatid? Okay naman po, nasa Macau po sila. They're okay. Doon sila based niya? Yes po. Ilan sila? Ilan sila nandoon? Dalawa po. Two boys. Saan sila nag-work? Hindi ko pwedeng i-describe. Ah, okay. Sige. Yes po. Sige lang, okay lang. Kasi baka mamaya, mahirap na. Opo. Anyway,
yung showbiz direct, diba? Kwento ka naman sa ginagawa mo sa bukod sa modeling, yung mga trabaho mo. Sa tingin mo ba dito sa careers mo ngayon, nakatulong yung voice, yung bearing mo as a model? Sa tingin mo ba? Oo, yung, naman, yung, direct. Layo tayo sa modeling, ha? Yung life mo, yung sa kwento ka naman para malaman din ng iba. Okay, direct currently, I'm working as a financial advisor in Manulife Philippines, and at the same time, I am the brand innovation executive in SunSmart Solar Power Incorporated. Mm-hmm. And sa solar, I can say that I can express myself kasi nasa brand pa ko eh. Parang I am the face of the brand. Mm-hmm. So parang it irrelate ko siya sa modeling. I learned how in modeling, I learned how to express myself, to interact and deal with different types of people. And kung i-relate ko naman siya sa work ko ngayon, which is now, mas marami akong nakakausap na media, na mga business person. Talagang, I can say na modeling, sabi ko nga, molded me into a person who I am today. Kasi talagang na-boost yung self-esteem, yung self-confidence, and talagang alam mo yun, yung naging sociable ako. Kasi sabi mo sa akin dati, timid talaga ako and shy, di ba? Naalala mo yun? Yes, yes. Oo. I remember, nagkwento ka sa akin. Sabi mo, meron kang, ano yun? Meron kang set up sa Pampanga. Bakit nag-set up? And sa tingin mo ba yung experience mo sa modeling nakatulong dyan sa ginagawa mo mga set up? Yung minsan magbebenta ka ng insurance sa mga tao. Mm-hmm. If i-relate naman po yung modeling sa insurance, siguro ano, mas kumapal yung mukha ko. Kasi ang hirap magbenta ng insurance. Oh, yes, of course. Oo. And isa sa parang selling point din ngayon siguro sa insurance is yung mas madaling magbenta kung alam mo mukha kang maayos. Alam mo yun, yung alam na natin, hindi total personality, na, total personality. Yes, and yung look. Oh, yung kasi, look. Oh. Di ba, paano mo masasabi na dapat kapagkatiwalaan? And also, yun nga, yung sabi mo sa poise, sa pananamit, and everything, talagang dapat complete package siya. Hindi lang siya sa modeling, but in all aspects talaga, magagamit mo siya. Like, hindi lang din naman siya na matututunan sa modeling, pero kung gusto mo talagang like i-boost yung self-esteem mo, yung confidence mo, then mag-start ka talaga sa'yo as a person. Like, dapat mong malaman kung ano yung core mo, yung strength mo, yung weaknesses mo. Diba? Like, Tsaka, you have to be credible eh. Kasi you're selling. Yes. Wow. Direk, oo. Lalo na kung malalaking benta yung gusto mong makuha. Dito ba sa solar, you also get to sell? No, direk. As of the moment, nilagay po ako ng boss ko sa brand. So, most of my work or task is kumausap nga po ng mga media, ganun. Ah, more on marketing. Marketing. Papa. Oh, tama nga naman, it comes handy kasi dati kang modelo. Mm-hmm. So, kumbaga with other people, especially who are not part of our industry. Mas mukha kang credible spokesperson dating, 'di ba? Yun. I hope yung mga viewers natin maintindihan 'yon na yung modeling hindi lang siya pang rampa-rampa, pang commercial. Mm-hmm. Later on in life, 'di ba? Magagamit mo rin siya for other purposes, 'di ba? Trabaho, sa even siguro sa iba pumapasok sa politika, they might be able to use, di ba, yung mga ganyan. No? Apo. Tayo rin naman, alam po natin sa sarili natin na hindi siya lifetime. I know. So, ano yung dapat mong gawin habang nandun ka sa time, sa moment mo? Katulad yung sinabi ko kanina, di ba, yung ating industriya sa modeling, ano, masyadong ano sa age, di ba, masyadong particular. So, maganda rin ginawa ni Anne na nag-venture siya na sa ibang career. Pero at the same time, kaya pa naman. Di ba? Kaya pa naman gumawa ng show. Yes, Rick. So, meron pa tayo mga pending. Meron pa. Meron pa. As I have said, we're not done yet. Saka,
na rin, grabe rin yung pandemic talaga ngayon eh. Talagang walang ganap. Since mukha akong pera, joke. Hindi. Dahil lahat naman tayo, ano ka ba? Hindi, I'm just kidding, Derek. Pero talagang gusto ko lang din na, alam mo yun, hindi ako pwedeng maupo na lang sa isang tulok and mag-antay ng time ko eh. Kaya ako nag-try ng insurance and luckily din, because insurance na operan ako ng boss ko ng work, it's because nag-try ako magbenta ng insurance sa kanya and instead of, you know, buying, she offered me a job. So, ako naman, since pandemic and talagang ang dami nangyayari, ginab ko yung opportunity for my mental health na gusto kong, alam mo yun, matuto ko. Mm-hmm. What's next? So, talagang super happy talaga ako, Derek, and grateful. So, yun nga. Ngayon gusto kong malaman, masaya ka naman dyan sa dalawang trabaho? Sobrang saya, Derek. Yes. Masaya po ako. Yung importante, Ann, maging masaya lang tayo. Mm-hmm. Now, for the last question, Ann, can you please tell our viewers, who is Ann Barker, the person? You see, it's what you get. Mm-hmm. Direct, kasi they always say na parang mataray ako, maldita ako. Fake news yun. Parang I am frank as a person. Alam mo yan, direct. But I am genuine. Sabi ko nga, you see, it's what you get. Kung ano ka sa akin, kung ano ipakita mo sa akin, then kayang-kaya ko yung ibalik sa'yo. So, and ano direk, natutunan ko is be humble din. Kasi always, if you're always, humble din, always. Yeah, you'll never hit the ground. Kasi diba, yun lang direk. Yun lang talaga yung nasa, ano ko, be humble. So, ayan, audience. And be true to yourself. Audience, that's Ann Barker, one of our senior models in her generation. And she has lasted long in the industry. So it's because of you, Derek. And there's no stopping. Di ba? There's no stopping. Kung tatapos man siya sa modeling, there's other careers na pinasukan niya. So, Ann, thank you. Thank you for the time. Thank you, Derek. I know that you just came from a meeting. So, pasalamat. Salamat din na nagpaubaya at sa aming paanyaya na makilala tayo ng mga tao. And yun naman ang purpose nitong aking YouTube interviews eh. Makilala lang tayo. Ako. Kasi iba ang tingin nila sa mo, Derek? Oh, diba? Sige, go. Ano, malay mo, ano, go. Malay mo, Derek, dito ka naman hanap yung gawahan. Ay, oo nga pala. Oh. Oo nga pala. Naku, gusto. Matagal na po siya naghahanap. Hindi, joke lang. So, Ann, bibili na ba natin? So, Ann, thank you for saying yes. Thank you, Derek. Salamat po talaga. Okay, bye. Bye, Derek.